guys! Welcome back to our channel. And it's Ringa sa Ken and Lolan here in Davao City, Philippines. And good day, worldwide. Ngayon, papakita ko sa inyo ang before and after na succulents. And this one, ito yung before niya last November 12, 2021. Tingnan nyo ang lanta! At naitanim ko siya noong November 13, 2021, guys. Ayan, one day ko lang siya in-air-dry kasi kaya naman siya for one day. Medyo, ano, may electric fan kasi ako. So, medyo mahangin sa area kung saan ko siya nailagay. Kaya, ayan, naitanim ko siya, nilagyan ko siya ng pamis. At take note, guys, nilagay ko siya agad sa rooftop after ko naitanim. Yes! And on December 17, 2021, ayan na siya. So, magdamo-damo muna ako. Kailangan kasi siyang damuhan. Kasi ang daming damong tumubo sa kanya, guys. Oops! Ayan! So, mas maganda kasi pag damuhan natin yung mga succulents para mas lalo silang gumanda. At medyo may dahon na siya, guys. Look! Oh, tingnan nyo yung mga tips. Medyo stress siya kaunti. Ayan. At saka pinong-pino yung tips niya kasi sa rooftop ko siya nailagay. Mainit na mahangin. Kung gabi, malamig sa rooftop. Kaya ganyan yung mukha niya. So, ngayon, guys, on January 2022, after 2 months, ganyan na ang mukha niya, guys. Medyo malalaki na yung mga dahon niya. Look! Ang ganda! Ayun naman, guys. Oh, very pretty. As of June 27, look at the pretty face of our brain moonstone or moonstone. Look, very nice, very healthy. Nasa rooftop na siya nakalagay. And very, very marami dahon. And I am so, so happy. Ayan, from Lagas. Yes, from Lagas to maraming dahon. Ito naman, guys, yung aking variegated kalancho. Natanim ko to noong November 21, 2021. Nahingi ko lang to sa cousin ko, guys. Ganyan lang siya kaliit. Super! Parang 5 or 10 peso coin lang sing laki niya. Oo! At hindi masyado makulay kasi hindi siya stress. So, yan, nilagay ko siya sa maliit na pot. So, ngayon, June 27, ganyan na yung mukha niya, guys. Napakaganda nating variegated kalancho. At saka stress siya kasi nailipat siya sa pot na ito, black pot. Tapos, ang ganda ng kulay niya. Nailagay din siya sa pader at saka may damo. So, later, kukunin ko yung damo na yan. Ang ganda. Basta ako, nagagandahan ako. Pero, wala pa siyang babies, guys. Yes, pero at least malaki na siya ngayon. So, ngayon naman, guys, magtanim naman tayo ng tiger. Ito yung tiger ko. Last November 3, 2021, naitanim ko to. Apat lang to, guys. Nabili ko sa halagang 45 o 35. Oo, nabili ko to kay ma'am. Nakalimutan ko na. Basta nabili ko to, tiger. So, from Binggit. So, ayan na siya. Naitanim ko na siya. Ayan. So, medyo luspad-luspad pa. Sunod. Ngayong after 6 months, ganyan na ang mukha niya as of June 27. Ang ganda niya, pero hindi siya loose, hindi siya ano, maputla siya, hindi siya yung tiger na maroon. Pero at least marami na siyang babies, marami na akong napugot dito, guys. Yes! Isa ito, yan, si tiger, nilagay ko siya sa rooftop kahit baby pa siya, guys. Gustong-gusto naman niya yung rooftop. Tingnan nyo, ang cute ng mukha, at saka parang nagko-compact sila. Hihintayin ko tong lumaki. Dalawa tong pot na naitanim ko. Ito yung isa. Ayan. Ito compact na compact. Last to na naitanim ko, guys. Si last month ata. Oo. At saka ito. Yung ito ata ang first. Yes. At saka nilagay ko agad sila sa rooftop. At ang gano-gano nila sa rooftop, guys. Stress na stress yung mukha nila. So, excited akong lumaki sila ng lumaki para marami tayong tiger. At ito naman. Nagpropagate ako last November 8, 2021. Tadang! Ito na sila ngayon. Look! Malalaki na. So, malalaki na ghost plant. Yes! At saka nasa full sun na sila today. And look! This one also. Yes! Sabay lang yan sila, guys. Niripat ko sa square pot. Ayan, ayan.
So ito naman yung aking variegated flapjack. Nabili ko to last December 13, 2021. At ngayon guys, after 6 months, June 27, tingnan nyo naman. Ang ganda-ganda ng ating variegated flapjack. From rooftop yan, kinuha ko guys. Just to flex the before and after. Look! May flapjack. Happy talaga ako pag si flapjack ang na-flex ko. Ayun, anong mayroon dito sa variegated flapjack? Idol na idol ko talaga siya. K-pop. Variegated flapjack. K-pop talaga. Korean variegated flapjack. Ang ganda niya. Super duper. Idol na idol ko. At ngayon naman guys, meron akong propagation. Leaf propagation last November 2, 2021. Ayan. Mga ano yan, Sedum Adolphi. At itong Sedum Adolphi na to, nairipat ko to sa isang malaking pot. At ito na siya ngayon guys, after 6 months, June 16, 2022. Look, napakaganda na niya at napakalaki. Oo, mataas na siya at nailagay ko siya sa ano guys, sa father babies na to guys. Yung iba mabilis lumaki, yung iba naman hindi ganun kabilis lumaki. Depende kasi yan sa plant eh. Pero at least naman, survivor sila kasi mahirap din mag-leaf propagate guys. Kailangan mo ng patience, kailangan mong magtiis, matirang mabuhay sa kanila. At ngayon, ganyan na ang mukha nila. So, sila ang mga matitibay babies na Sedum Adolphi. At saka, hinahayaan ko lang siya guys. Walang sadyang dilig, pero naka-rain and shine at expose sila sa lahat ng elemento. Ayan. So, ito yung leaf propagation ng Sedum Adolphi na nakalagay sa pader. Oh, ayan. So, kayo mag-leaf propagate na din kayo para mayroon kayong ganito. Magaganda sila. Lalo na pag lumaki ito at na-stress, sobrang ganda. So, ngayon naman guys, ito naman ang ipiflex ko last Feb 3, 2022. Ito yung aking tinutulungan mabuhay na Ellen. Ayan, not so healthy na Ellen. So, ngayon, after 4 months, look, tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang improvement niya. Ayan, naka-rain and shine na siya. Ganda, diba? So, mayroon din akong leaf propagation ng Purple Delight last December 21, 2021. Ayan, mga nagsitubuan. Yan yung mga Purple Delight ko na pinagtiyagaan ko talaga. First propagation to ng leaf propagation ng Purple Delight. At ito na sila ngayon. Oo, na-transfer ko sila dito. Parang na-flex ko to last month. Oo, then ipiflex ko na naman ngayon. So, ito pa yung iba na ilagay ko dito. At saka ito pa, ayan. So, iba-iba yung laki nila guys. Ganun talaga pag mag-leaf propagate tayo. So, ngayon naman guys, ayan, last November 28, nag-cuttings ako dito kay, ano to, Purple Delight pa rin. Yung nasa malaking pot. Oo, black square pot. Pinutol-putol ko talaga to guys. Kahit saan. Munti ka na itong makalbo. Sa kakaputol ko, sa so pinutol ko siya dyan. Pagkatapos naman, pinutol ko siya dyan. Oh, at saka, ito guys ha, mga ilang days pa lang to nung nabili ko to sa Binggit. Tapos, hinintay ko munang mas stable siya kaunti dito na pot bago ko siya pinugot-pugutan. Pagkatapos kong magpugot sa kanya guys, hindi akong nagdilig. At saka nilagay ko muna siya sa medyo shaded na area kasi November to eh. November. Oo, tapos hindi ko siya nilagay sa labas agad kasi baka maulanan. So ganyan na ang mukha niya. Parang kalbo na siya. Half kalbo, half hindi. So meron akong mga ano dito. Cuttings and leaf propagation. Yung iba pinatubo ko. Yung iba naman na cuttings na itanim ko to sa isang pot. So, ganyan. Air dry muna. Kasi noon mahilig ako mag-air dry. So, after 6 months, look! Ito na yung mukha ng ating Purple Delight. Maganda na. Pero hindi makulay. Kasi guys, laging umuulan dito sa lowland. Kumulay na to eh, once. Pero sa laging kakaulan na naman, ganyan, maputla na naman siya. So, ngayon, hindi ko muna siya pinapaulanan kasi baka maglagas na naman yung mga dahon niya. Nilagay ko muna siya dito sa likod. So, ganyan lang ang mukha ni Purple Delight. Pero maganda siya pa rin. So, kayo magpugot na kayo para magiging ganito yung Purple Delight ninyo, guys. So, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching, guys. See you in my next video. Bye-bye!